Pakiramdam ko lang na natsitsipan ako every time hinahaluan nila ng politika. Bakit? It should not be. Okay sa akin kung ikaw magkukomento ka sa society mo nang hindi political. Ano ibig sabihin? Sige, you are fighting for awareness, 'di ba, about the earth. Dati kasi ganyan ang contest, 'di ba? What can you say to the mother earth? What can you say about our environment? Ngayon, hinahaluan na ng mga politika. So, kanyang opinion, binabanatan ko siya. Pero pagdating sa pagsali siya ng Miss Universe, it's a separate thing. Kung manalo ka, di panalo ka. I would not wish for you to lose. Ang babaw ng ganun. Sorry, pasensya na. Kung meron man kayong vlogger na kakilalang ganun, nabababawan ako. Matalo ka sana kasi dilawang ka! Ang pangit! Parang galing squatter. I mean, hindi naman siya nagpunta doon. Pare, pag malaki niya, oh, dilawan ako! Sabi nito isang teacher, we lost the crown, but we still love you, Rabia. Kasalanan nito ni Duterte. We need to ask him to reclaim our universe. Eto, dito ka matatawa. Teacher, eto sa lagay na to. Grabe, pati tong Miss Universe gagawin yung politika? Oh, eto, magandang topic ito. Grabe si Enrile, no? Sakalam talaga. Mag-iisang daan na? Hindi rin daw dapat agresibo ang Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Lalo dat sa panahon na ito, ay walang bansa na kayang lumaban sa China. Kaya na. Kaya na mga dilawan niyan. Pangungunahan ni Trillanes. Tawag mo lang tatanungin si Trillanes kung ano ginawa niya doon. Baka i-walk a town kayo doon. Ito ang tinatawag mong digital ang karma. Yung lahat ng ginagawa ni Trillanes noon, buking. May balak ka bang maging pangulo? Ba, ang lupit. Hindi kasi by that time, medyo bata-bata ba si Enrile noon. Hindi mo bata, pero hindi na ganyang atanda. Pero hindi daw niya naintindihan pinagsasabi ni Trillanes. Parang para siguro ng ano, feeling ko lang ha, yung binubulong ni Trillanes yung parang wala sa ahulog. Siguro nakikiano siya, no, para tayong senador, ha, may mamatalin yung time, para tayong ano, halal ng taong bayan, ha, sundalo ka rin, ha, siguro sabi nito, ano pa sabi nitong taon to, wala sa hulog. Ang point kasi dito, parang nagkaroon ng problema doon sa Scarborough na yan, diba? Nandiyan sila, China, Pilipinas. Tapos, gumit na ang Amerika. Pinaatras tayo, sabi ng Amerika, pati ang China. So, pareho tayong aatras. Pero ang nakakapagtaka doon sa pag-mediate ng Amerika, bakit tayo lang ang umatras? Nakakuha na ito. Scarborough na ito. Ibig sabihin nun, bakit pinayagan kung ikaw mag-mediate ka, biglang gigitna ka, dapat sisigurado mong sumunod yung dalawang bansa na sinabihan mo. E anong nangyari, ang sumunod lang tayo. Bakit tayong sumunod? Ito na iwan. Ah, wala namang ginawa Amerika. Kaya nga tama talaga si Pangulo eh. Bakit ngayon magpapadikta tayo sa Amerika? E sino ba nagkamali nung time na yun? Bakit nila hinayaan na tayo umatras yung China magstay doon? Dinakuha tuloy. Sino ang humingi ng tulong sa Amerika? Bakit naging mediator ang Amerika? Bakit nangialam ang Amerika noon? Sino ba ang nagsabi sa kanila, "Hoy, kayo nga maging referee namin"? Feeling ko gobyerno natin nung panahon ni Pinoy ang humingi ng tulong sa Amerika. Naman yung China, hingi ng tulong, magkaaway nga ang China at Amerika, di ba? Ganda na suggestion ni Enrile, ah. Pero actually, ginagawa na ni Pangulong Duterte yung palakasin yung ating sandata, sabi yung ating army, ting mga sundalo, palakasin. Ginagawa na ho yan ni Pangulong Duterte. Dito mo makikita na si Pangulong Duterte, tama ang diskarte. Very diplomatic siya, pero habang diplomatic siya sa bansang China, pinalalakas niya yung ating sandataan, di ba? Ating AFP. So, tamang-tama talaga. Dito mo makikita yung mga leader, tama ang utak, eh. Hindi katulad ng mga leader ng mga dilawan, ang gusto nila agad-agad luso. Mali talaga eh. Alam, dito mo makikita yung pag ang isang leader eh, politika ang inuuna. Eto, hindi nila. Siguro naman, hindi na matatakbo na to si Enrile. Kaya Mr. President, I congratulate you for your effort to see to it that the country will survive in these critical times. Hindi dapat gamitin ang mainit na kaisipan na kagaya ng mga kritiko natin. Dapat balance lang ang approach natin at mahinahon. Galing ano? Ladies and gentlemen, people of Maynila, ganito po GCQ with heightened restrictions sa Maynila. Ganito po ang itsura. Ano? Libreng palaro. Libreng panonood sa boxing. Talagang naka-costume pa sila. Now, yan, namumuno dyan. Gusto nating gawing presidente. Yung lungsod nga ng Maynila, hindi maayos-ayos. Ang liit-liit ng lungsod ng Maynila, hindi maayos ng isang kaisko. Pero gusto na kaagad tumakbong presidente. Halo-halo na, may bata na. Alam nyo ba, bawal pa rin ang bata sa heightened restriction. Bawal pa rin yan. Pero sa lungsod ng Maynila, pwede silang manood ng boxing. Grabe, no? Ningas kugon talaga si Kayorme, no?
Ay nako, kais ko. Ningas kugong ka. Punta-punta pa siya doon sa mga palengke. Oh, kayo, kailangan maayos kayo. Kung ano, at kayo nagbalik dito, ibig sabihin na bigyan ako. May pag-ganun-ganun pa siya. Ito nga, hindi niya maayos. Sus, kayorme. Pagdating sa history, isa sa pinakamatututunan natin, itong Amerika, mahilig lang itong magsabing, we are your friend. Mahilig lang siyang laging magsabi na we will help you. Pero pagkakalagitnaan na ng gulo, aba, nawawala sa eksena na magitan sila sa China at Pilipinas. Pero nung umatras tayo, ano nangyari? Hindi umatras ang China at itong Amerika naman, hinayaan lang. So kung ikaw yung quote-unquote superpower ka, dapat you dictate. O, eh di kayo sumunod, lagot kayo sa amin. Walang ganun. At salamat naman si Pangulong Duterte ay hindi utu-utu sa Amerika. Dahil kahit anong buyo nitong Amerika na ito. Okay, so, oh, dapat panindigan nyo yan, ganyan-ganyan. Hindi naman sila tumutu. Tayo lang ang tutulong sa ating sarili sa pagkakataon na ito. At natuto na si Pangulong Duterte doon sa ginawa ng Amerika kung saan iniwan tayo sa ere. Ngayon, gusto nila punta natin doon, lusubin natin doon at nangangakong tutulong. Tutulong ba yan? Eh noon nga hindi tumulong, tapos sasabihin nyo ngayon, tutulong ngayon. Chinese Embassy, pumunta ka mismo sa China. Back channel, woo! 16 na beses kang pumunta doon, walang sikreto. Sira ulo. Gre-report, senador ka, nagre-report ka sa presidente, magkahiwalay kayo. Alam mo, sumagot ka na lang eh. Ano yung 16 times ka nagpunta doon? Ano pinag-usapan ninyo, ha? Pagkatapos mong pumunta doon, nawala itong iskarbor na ito. Anong pinag-usapan nyo? Ba't di ka makasagot ng diretsyo? Eh, ito mga sinungaling ito mga ito. Yan ang inirereklamo nyo ngayon eh. Gusto nyong palisin si China, sabay sasabihin nyo, hindi natayo. Ano talaga. Paiba-iba script nyo eh. Di ba makasinungaling to mga hindot na ito? Dati gusto nyong palisin China dyan. Ngayon, hindi naman daw natayuan. Ano talaga kwento? Yan yung nireklamo ninyo na Kesyo. Dapat pinapalis ni Duterte. Tapos ngayon, wala na. Pagkatapos mabuking, wala na ngayon. Ay, mga gago pala kayo talaga. Di ba yan yung issue nyo araw-araw? Issue nyo yung West Philippine Sea, China. O araw-araw yan ang issue nyo. Tapos ngayon, tapos na. Wala naman pala. Biglang kabig eh. Nung pinag-usapan na ikaw na yung nakipag-usap sa China, biglang, ay, wala naman ng China dyan. Wala na natapos na lahat yan. Paiba-iba. Anak ng tucha yan, oo. Tingnan mo to si Alejano. Ah, balita ko meron dalawang matandang nagbobulahan sa TV kahapon. Hindi ko maintindihan. Ito ba sundalo? Paano naging sundalo yung mga ganitong bastos, ano? Matandang nagbobulahan. Hindi mo ba alam yung sinasabi mong matanda? Yung sinasabi mong matanda ay hinalal na pangulo ng bansang Pilipinas. Itong matanda na ito, hinalal na bilang senador ng bansang Pilipinas. Ah, wala sakaling kingan. Yung naabot mo. Ha? Ano ba yung naabot mo? Ah, kala mo pa, uniforme ka pa? Ah, hindi kaya katulad ni Enrile na may naabot. Ikaw, ano ka? Diyan ka lang siguro sa ibaba. Ang bastos ng bibig mo. Kaya nang naman naging congressman tong animal na ito. Dahil naging party ni Silintik na magdalo na yan eh. Kayong mga sundalo, ha, na naniniwala pa dito sa magdalo. Excuse me, oh. Yung magdalo ba na yan? Tinulungan kayong umasensyo buhay nyo? Yung magdalo ba na yan? In charge ba yan sa pag-a-advance ng AFP? Hindi. Pangulong Duterte lang ang talagang merong malasakit sa inyong mga sundalo. Hindi yung magdalo na yan. Ito si Alejano. Dapat dito, tawag dito, magtalo. Bakit? Laging talo. Ewan ko ba? Ito, sip-sip lang to kay Trillanes eh. So nagagalak po ako dun sa ating desisyon na hayaan na natin ang mga kritiko, hayaan natin ang kasaysayan na maghusga. Pangako yan ha. Pangako yan, Roque. Ha? Huwag na kayong sasagot ha. Kayo lang din na nagpapapoy. Pasensya na, Roque. Ha? Pero boss, sana totohanin nyo yun na huwag na kayong sumagot. Yun lang yun. Sa katotohanan naman po, eh ginagamit lang ang West Philippine Sea para pumapansin sa politika dahil tatakbo. Okay na sana eh. Sana na-realize yan noon pa. Matagal ko na sinasabi, huwag yung pinapatulan eh. Kasi yung mga hindot na yan, wala lang silang magawa. Wala lang, sa totoo lang, wala namang silang magawa. At saka at the same time, kailangan nila ng publicity. Eh, alam mo naman ng media, hindi ho yung gusto ng mga positive. Ang gusto niyan yung palaaway, gusto niyan batikos. Ang kakargahin nila pagka may batikos. Pero kung wala, ngangaka. So anong gagawin ngayon ito mga hindot na mga posisyon? Gagawa ng mga issue. Vaccine, taas ang COVID, pangit ng ayuda, China. Kailangan nila mapansin. Ulit-ulit na lang di ba? Walang katapusan! Hindi ko maintindihan no? 900 dose lang. Pero bakit pinapila pa yung 1,000 mahigit? Hindi ko magets. I'm trying to understand, Mayor Isko. Pero bakit yung ibang city hindi ganyan? Maayos, pupunta yung tao pagka sila ay may appointment. Bakit dun sa lugar ninyo, hindi nyo matalaga maayos, ano? Hindi, simple lang naman eh. Huwag kang pupunta kung wala kang appointment. Ganun lang kasimple.
di ba? Pag pumunta, bakit hindi nyo pa uwiin? Sabihin nyo na lang, o uwi na kayo, pasensya na, yung may appointment lang, wag na kayong pumila ng haba-haba. Hindi ho yun yung point na limited yung binigay ng vaccine. Ang point, alam nyo na nga limited, alam nyo na yung bilang ng vaccine. Bakit yung mga nakapila ay hindi nyo pa pauwiin? Bakit kailangan pa silang nakapila all throughout the day? Araw-araw yan ang problema. Bakit ganyan? Everyday yung problema sa Maynila. Nawiwirdohan lang ako, bakit pa ulit-ulit? Maynila, Quezon City, Paranaque, Caloocan. Laging ganyan. Pero yung mga iba, maayos eh. Ano yun? Bakit? Nagpapaniwala tayo sa mayor natin eh. It's a good problem. It's a good problem. Doon ako naiinis panday. Hindi po namin expected. Ano ito? Ilang milyon na nga yung subscriber sa YouTube. Tapos nag-announce kayo. Tapos sasabihin nyo, hindi nyo expected. Alam mo, wala naman akong problema kung lahat ng gawin mong pampapasikat sa YouTube. Eh, parte yan ng buhay ng isang showbiz personality. Mga content na kalokohan, walang problema. Pero sana lang, isipin nyo naman yung mga tao kung saan mahahawa kung sakasakali. Ang masakit niya ni hindi naman ulang dun sa mga nahawa na naandoon. Problema, uuwi yan eh. Kawawa naman ho yung kanilang mga pamilya. Feeling ko kasi, sabi ko nga ano na naman ito? Content na naman. Sa ngalan ng content, kailangan maging pasaway. Sa ngalan ng fame, kailangan gawin ng lahat para magpasikat. Sa larangan ho ng showbiz, meron tayong kanya-kanyang niche. Ang audience mo, ito. Ang audience ng isang grupo, ito. Yun yung sabihin na nating area mo. Pero kung gusto mong lagpasan yung pagiging tinatawag na household name, napakahalaga, napaka-importante na wala kang masasagasaan, wala kang mapeperwisyo, at walang madadamay sa gimmick na gagawin mo. Sana ho, tumatak na lesson ito sa mga Pilipino. Grabe, no, party-party, parang wala. Alam mo, ewan ko talaga sa Pilipino, no? Yung bansa, talagang na, kakamatayan na, susunog na lang sa atin. Yeah, party! Ang lakas lang loob pa niyan, story. Sabi ko sa inyo, ang dami niyan, nag-i-story pa. Nako, bilang yan dyan. Marami rin dito niyan. Resto bar, nakapatay ang ilaw. Paano kakain yan? Pambira, resto bar, nakapatay ang ilaw. May tugtog na malakas, may gumaganong-ganong na ilaw. Ano yan? Ano? Mga kabataan talaga natin, ano? Alam mo, nalulungkot ako kasi lagi nila sinasabi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Yan ang sinabi ni Rizal eh. Mali si Rizal doon, pusta ko sa inyo. Mali si Rizal doon. Hindi ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang matinong kabataan ang pag-asa ng bayan. Yung kabataan, hindi. Bakit? Maraming tulongis na ba kabataan ngayon eh? Pilipinas talaga, ibang level. Pagdating sa pagiging pasaway, ibang level ang Pilipinas. Sa Pilipinas, pagka meron silang nakitang medyo pagluwag, ang dating sa kanila, nawala na yung COVID. Alam mo, galing lang magsalita nitong kapitan na ito, no? Sir, gawin nyo na! Huwag nang tayo masyado maraming interview! Paano masusolusyonan yan? Number one talaga ho dyan na yung ordinansa ng city. Kung seryoso ho kayo, mga mayor ng mga city, yung ordinansa ninyo, palupitin ninyo. Pag maraming pasaway doon sa inyong city, simple lang ho yan. Walang kwenta ho ang mayor nyo dyan. Ganun lang kasimple. Lahat yan papatak sa mayor eh. Yung mayor ang may kontrolado sa councilor nila. At the same time, itong mayor din na magpapatupad. Even if lagi nilang palusot na wala naman silang police power at hindi naman under sa kanila ang kapulisan, gayunpaman, they have the responsibility to recommend replacement kung sakaling hindi sumusunod sa kanila yung chief of police ng kanilang lungsod. Pag maayos ang mga mayor, maayos talaga ang implementasyon ng batas. Susunod pati yung kapulisan. Ang problema, yung mga kapulisan natin, medyo mahina na nga mag-implement kasi ang reklamo rin naman ng kapulisan, wala din naman silang ngipin eh. Sila ay implementor lang ng batas. The law itself, manggagaling yan sa mga councilor, mismong sa LGU yan, mismong mga mayor ang gagawa niyan. Maganda yung sinabi ni Congressman Remulla, kung ikaw ay tutulong, wag nang masyadong epal, social media pa, obvious eh, masyadong pinupolitika, tapos biglang babanat ka pa sa gobyerno, sasabihin mo nagugutom ang tao, kaya kami na lang ang magtutulong-tulungan, doon pa lang alam mo nang sabit kaagad yung sinasabi itong mga community pantry. Alam mo na kaagad na ang motibo nila ay hindi tumulong, ang motibo nila siraan ang gobyerno. Yan ang sinasabi ni Congressman Remulla. Actually, sa totoo lang, ha? Dapat nga kinwestiyon dito yung ginagawang fundraising nitong community pantry. Yan ang problema kasi may fundraising sila, nakita nyo? Laki ho nung nakuha nilang pera doon sa fundraising na yon. Saan napunta yon? Napunta ba talaga yon sa community pantry? O napunta yon sa iba? Kanino nila isinuporta yon? Yun ang tanong dun eh. Merong iilang mga Pilipino na ginagamit yung community pantry na front. Paano? Una, may mga pirmahang nagaganap. Pangalawa, propagandang sinasabi, naghihirap ang Pilipinas at
walang ginagawa ang gobyerno. Pangatlo, merong fundraising na nagaganap. Saan napunta yun? Yan o dapat ang binubusisi. Ito naman si Ilago, tatanga-tangahan lang. Alam mo naman ibig sabihin ng taas ng kamao? Parang nagmamaangmangan ba? Ano ba ibig sabihin ng taas ng kamao? Masama po ba yung taas ng kamao? Last mo na yan ha, last mo na yan. Ang brain nito, Magina eh. Ibig sabihin no, you are supporting the group that does that. Ibig sabihin, sinusuportahan mo yung kaya ka nagtataas ng kamao. Ibig sabihin yan, laban, pabagsakin ng gobyerno, di ba? Yan ang ginagawa nyo pag nagrarally, pabagsakin ng gobyerno, gaganong-ganong kayo. Eh bakit nang ganun si AP nun? Ala, trip lang niya yun. Ibig sabihin, sinusuportahan niya, yun ang sinasabi ng mga congressman. Na dahil lang po na siya ay may litrato na nakataas kamao. Hindi te, patay mali siya lang. Anong ibig sabihin ng taas ng kamao? Katingin mo te, anong sa tingin mo? Ay naku naman, common sense naman Ilago. Kunwari, naimbitan ako sa hearing sa Congress. Sabay nginaratang kita. Tapos ang sagot ko, ano ba ibig sabihin ng ngarat? Hindi naman po ibig sabihin masama yun. Trip ko lang yun. Parang pagsaludo sa yung ngarat. Di ba parang ano yun, tanga-tangahan? So alam din ng tao, pagka nagagaganyan ka, ang support mo ay pabagsakin ng gobyerno. Yung community pantry, ginagamit ninyo para ipakalat yung ideolohiya na pabagsakin ng gobyerno. Yun ang sinasabi ng mga congressman na ito. Bububuhan lang, madam. Huwag naman tayong ganun. Congresswoman ka, hindi mo alam yun.